Kamusta po kayong lahat diyan? Ngayon po nandito uli ako sa kusina at magluluto tayo ng kabisa. Yung kabisa po ay isang umani sweet. So tara, ituturo ko po sa inyo kung paano magawa ng kabisa. So ayan guys, umpisahan natin kung paano magluto ng kabisa. So umpisahan natin sa this is ang tawag nila yung dugta. Okay, kailangan tikalhati lang. So, gagawin natin iinit natin kailangan. May maingay, may background ako. Ang dalawang ibo namin. So, gagawin natin yung kalhati. Kita nyo ba? Yan. So, layo ko. Ito nakita nyo. Tutunawin natin muna yung kalhati. Kailangan maging kalhating tasa. So, guys, kailangan kung anong ginamit, isang tasa lang ang gagamitin nyo, pare-parehas lang ha. Pare-parehas lang siya. So, habang tinutunaw natin yung dugda, igagayak na natin yung harina. Sa Arabic itahin. Yan, yan. Ito yung ginagamit ko. Ito yung kulay na may number to. Ewan ko anong number nito. Basta ito yung ginagamit kong tahin. Yan, yan. Ito yung ginagamit kong tahin. So, kailangan ko ng isang tasa. Siraan na natin. Isang tasa yung kailangan ko nitong tahin. So, isang tasa siya. Kita niyo isang tasa yan. Kumporme sa dami ng ano ng kumporme sa dami ng gagawin niyo. Kasi pag isang tasa nito tapos isang kalhating gatas na nilo. Ayan siya guys. Oh. Isang ba? Nasa lang ang English ito. Arabic to eh. Nido to, nido. Ayan, nido. Nidong, nido milk. Isang kalhati lang guys ha. Nakakakasya siya. Isa. Isa't kalhati. Nido. So, itatabi natin to. Kasi ito yung ating papupulahin. Tabi muna natin dyan. Kung anong ginamit ninyong tasa, sa pagtakal nung tahin, nung floor, at saka nung gatas, kapares lang dahil isang tasa lang gagamitin ninyo. So, kailangan natin ng timplahin yung tubig niya. Kailangan nyo doon, 2 cup na tubig. So, isa. Dalawa. Tapos, sugar. Ako nagkamali ako dahil pala muna inauna natin yung asukal kasi mabasa yung tasa. Tuyin natin yung ano, yung cup niya. So, 1 cup of sugar. Tasa siya. Lagyan natin dito. Tapos, hill. Tignan ko na ba? Tignan mo siya. Kailangan natin ng hill. Hindi ako gumagamit ng powder na binibili na sa labas. Ang ginagamit namin fresh. So, kailangan kong add-arin siya. Half teaspoon lang siya, ha? So, inadad ko siya na mawala yung balat niya. Kasi ako lang yung gumagawa ng press heel.
Bine-blend ko siya, tapos ito, ginagamit namin. Kaya may dahon-dahon, may balat-balat pa siya. So, tapos, sunflower. Ay, rose flower pala. Hindi sunflower. Rose flower. So, oh, no! Isang kutsarita lamang, mga kababs. Isang kutsarita. So, yan lang. Tapos, haluin natin siya. Tutunawin natin siya. Kunin natin yung pantunaw. Igagatin nyo na muna to bago kayo magtangag ng floor. So, ito, kailangan natin sukatin to ng kalhating tasa lamang itong dubdang tinunaw natin. Kailangan kalhati lang. Sobra pa siya. Yan guys, oh, kalhati lang siya. Pero mamaya natin ito ilalahok dito kasi mainit. Palalamigin muna natin. Ang kulang pa pala. Bumaba. Kaya mag-alala, ilalagay ko sa description dyan sa baba yung kung paano talaga sa kung ano. Para hindi kayo malito. Kalhati lang siya. So, itatabi muna natin to at magsasangag tayo ng tahin. Papupulahin na natin to. So, itabi na natin to mga hindi natin kailangan. One side and prepare to make red. Papulahin na natin yung tahin. Ito pinakamahirap guys. Yung magpapula nitong ano, nitong tahin. Kasi hindi siya pwedeng biglay ng apoy. Kasi pag binigla niyo yung apoy niya, masusunog yung harena niya tsaka yung gatas. Pag nasunog yung harena at gatas niya, hindi na siya masarap guys. So kailangan dahan-dahan lang yung apoy. Dahan-dahan lang. So kailangan niya ganyan siya, papupulahin niyo siya. Hindi niyo kailangan susunugin yung lalim. Huwag niyo siya titigilan ng halo. Halo-halo lang, halo lang. Ayan. Mga pala guys, uulitin ko lang ha. Isang tasang harena, isang kalhating nido milk. Ito yon. Tapos, sa tubig naman niya, dito sa tubig, dalawang tasang tubig, half teaspoon of the ano ba ang tawag ba doon? Hill, so, kalahating ano lang kutsaritang hill, tapos rose water, yun lang, tapos itong dubdang tinatawag nilang dubda, ito. Yan, kalahating tasa lang, yun lang. At yun lang, huwag niyong susunugin itong harina. Pag ito nasunog, wala na. Mapait siya. So, kailangan nating halu-haluin hanggang siya ay pumula. Pag mapula na, saka ninyo ilalagay yung tubig niya. Guys, sinuulit ko ha. Ito ewan ko sa mga taga rito nagluluto. Hindi ko alam. Pero ito lang yung kung paano lang, yung way lang na pagluluto namin dito sa bahay. Hindi ako eksperto dito. Ito lang yung alam namin at ito lang din yung itinuro sa akin kung paano gawin. Siguro sa iba, meron pa silang ibang inilalagay para mas masarap pa. Ito yung simple lang eh. Simpleng luto lang namin. Yan. Oh, sa mga kapwa ko, W, sa mga ka-Pilipina ko diyan. Nakapapapatid ng amo ko. Oh, ito na 'yun, oh. Siya. Hindi pa 'to yung pinakamahirap ng ng part ng pagluluto nito. Ang pinakamahirap ng part ng pagluluto nito ay yung pag nilagyan mo na ng tubig. Diyan ka na. Sakit sa kamay.
ito yung tinatawag nilang kabisa kasi ito yung gusto nila pag sila yung umiinom ng tinatawag nilang kape, kape nila, kawa nila. Ito yung kineterno nila. I-explain ko lang sa inyo guys, kapag kayo nagluto nito, sa isang tasa lang yung sinabi ko sa inyo ha, pag gusto naman ninyo ng, ng marami, sa dalawang tasa, ang gagawin yung gatas is tatlong tasa. Sa dalawang tasang harina, gagawin ninyo tatlong tasang nido. Tapos, sa tubig, ang gagawin, mag-add lang kayo. Sa tubig, ito ay dalawang tasa, sa isang tasang harina, ang tubig niya ay dalawang tasang tubig. So, kung gagawa kayo nito ng dalawang tasang harina, gagawin niyong apat na tasang tubig. Yun lang yun. So, ganito yung kasa. Sa dalawang tasang harina, apat na tasang tubig, at tatlong tasang gatas. Yun yun. I-add mo lang siya. Ayan guys, mapula na siya. Ayan guys, mapula na yung ating harina. Lalagyan na natin siya ng tubig. Okay, atin na ano-ano yun ng konti. Medyo paano-ano yun pa natin, tama. Paano-ano yun pa natin ng konti. Pag ganito na siya, kita nyo ba yung kulay? Ayan. Papupulahin siya na siya ng ganyan. Kasi masamang pag-ating na kasi pag maputla yung kabisa niya. So, pag ganyan na siya, mapula na siya, lalagay na natin yung tubig. Teka, patay muna natin, baka mangitim. So, kung kayo na sabi ko sa inyo, yung dugda niya ay panghuli natin, so isasali na natin siya dito sa tubig. At haluin natin bago natin salin doon sa ayun na siya. Tunawin natin. Kailangan tunaw yung asukal ha. Yan tunaw ninyo ilalagay yung ano yung asukal. Tunawin ninyo mabuti bago ninyo ilagay sa harina. Pamasunod yung ano. Ayun na siya guys. Oh. Sasalin na natin siya dito. Ito na ang pinaka magandang part ng pagluluto ng kabisa. So, sasalin na natin ito. Ayan, sasalin na natin yung tubig niya. Ito ang walang tigil lang halo. Kasi pag ipinigil niyo yung halo, magbubuo-buo siya. Nakita nyo? Ayan, nakita nyo kulay niya, pagbabago ng kulay niya. Pula siya, diba? So, maganda na siya. Hindi rin kailangan malakas ang apoy nito. Kasi pag nilakasan nyo yung apoy nito, wala, susunog. Okay, hahaluin siya ng haluin hanggang siya magkapit. Iniikot ko yung anong hindi ko kasi makakuha ng diskarte nyo lang. Paano hindi kayo maangalay yung kamay ninyo? Diskartehan na ninyo. Pagkakonti, madali-dali lang siyang gawin. Pero kapag marami, kakangalay din sa kamay.
yung nagturo sa akin ito. Shout out to Elena. Hi Elena. Thank you baby ko sa pagtuturo sa akin magluto ng kabisa. Kita niyo pagbabago niya, natutuyo na siya. Makakangali sa kamay. Kasi masusunog ko yung other side eh. Guys, natuto na ano na siya. Ganyan siya. Kaya nalulutan ko siya. Kailangan na siya. Yung dry na dry yung tubig niya. Kailangan wala na siyang tubig. Kasi pag siya may tubig, pahinamo yun. Hindi pa siya kating-kate. Kung saan in-in. Madali siya masisira. Baka pag nakita niyo ng ganito, natuyo ng ganito, hanguin na ninyo. Hindi pa. Kailangan maluto ninyo yung harina. Tsaka yung gatas. Ilalim, pakikita ko lang yung ilalim mo. Ganyan siya, hindi siya nasusunog. Ganyan lang siya. Kasi pag nasunog ninyo siya, wala siya. Papait siya. Papait yung lasa ng kabisa nyo. Kailangan wala siyang katutong-tutong. Yung kabisa. Madali-dali nga itong gawin eh. Isang tasa. Ganda na siya. Hinihin-in ko na lang siya sa charan! Kabisa! Umani kabisa! Yummy! I make business for kabisa. Oh. Ayan guys, luto na siya. Ililipat na natin siya sa pinggan. Ayan ah, luto na siya. So, tara. Ililipat na natin siya sa plate. Ililipat na natin siya sa plate. So, ayan guys, ililipat na natin siya sa pinggan at ating didisenay na. Ayan na po yung ating kabisa. 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 Lalagyan po natin siya ng design para maganda. So, ayan guys, ito na po yung finished product ng ating kabisa. Nakita nyo, ipailiyan ako sa inyo. Yan, yan po ang ating kabisa. Tadaan! So, ayan guys, dito na po natatapos yung ating vlog for today. Thank you so much po sa panunood ninyo. Please, 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 guys, don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you so much, and God bless you to all of you. See you in my next vlog. Bye-bye!